Ilang barangay sa Malabon ang binaha matapos masira ang dalawang floodgates ng MMDA. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza, anong nangyari? Tito Johnson, imbis nga na po pwedeng maupuan ng mga kapamilya natin itong kanilang sala sa isang bahay dito sa May Malabon, hindi po nila ito magawa ngayon dahil nga lubog sa baha ang bahay na ito sa Barangay Hulong Duhat. Bukod pa nga po dito ay marami pa po mga bahay na naapektuhan matapos masira ang floodgates ng MMDA. 5 araw na nga po na ganito ang sitwasyon dito sa lungsod ng Malabon na sinabayan pa kasi ng high tide na nanggagaling dito sa Dampalit River. Ayon sa Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 10 barangay, Tito Johnson, ang naapektuhan dito sa nangyari. At kahit nga madaling araw kanina, puspusan ang paglilinis ng mga residente dito sa nasabing barangay. Matyaga nilang sinasalok ang tubig na pumasok sa kanilang mga bahay at nililinis din po ang mga appliances nila, damit at iba pang kagamitan. Isa sa nakausap natin kanina madaling araw, si Tatay Reynaldo Santos, 4 oras nang walang patid sa paglilinis sa loob ng kanyang nabahang bahay. Nasa sakripisyo na rin, Tito Johnson, ang kanyang tulog nito mga nakarang araw dahil nabasa rin ang sofa kung saan siya natutulog at maging yung foam na gamit niya para siya ay matulog. Napilitan na rin siyang dalhin muna sa kaanak ang kanyang asawa na bedridden. Pakinggan natin ang panayon sa kanya. Magpapaydish niya. Dito hanggang maabot na hanggang bewang. Ayan, ilimas. Ilinis bahay. Ayan po, mga nakataas lang po yan. Eh, basa yan, nakataas na damit na yan. Para kayo natutulog? Wala, nakabangko lang ako sa bangko. Supa lang po, supa. Ayan, basa na rin po yan, basa na. Yung asawa ko, kung di ko inalis dyan, lulubugin na rin. Nakarate kasi asawa ko, binadala ko na lang may kawayan. Tito Johnson, kung yung bahay ni Tatay Reynaldo, kapag sinatsaga niya kahit papano na babawasan yung tubig, eh dito po sa bahay ni Tatay Junior, medyo matagal-tagal po siguro nga abutin para maalis sila ang tubig sa loob ng kanilang sala. Bukod dito sa sala, makikita niyo mga bangko dito sa kusina, eh inangat na rin po nila at maging ilan sa mga appliances nila gaya ng ref. Dito po sa hagdanan na muna nila inangat dahil nga napaka-taas ng tubig dito sa area nila. Pero hindi pa po ito yung pinakasagad sa sitwasyon dito sa Malabon. Ayon po sa kanila, pagpatak ng mga alas 8 hanggang alas 10 na umaga, nag-high tide kasi. So ito po ang ganito kalaki ang, o taas ang tubig na umaabot dito sa kanilang bahay. Hanggang dito sa puting part na ito, sukatin natin sa height ko, Tito Johnson. So bali, aabot po hanggang dibdib ko sa 5 feet na height. So hanggang dibdib ko ang tubig kapag po nag-high tide dito sa kanilang area. So ayon sa MMDA, 10 araw tatagalin para makumpuni yung floodgate nila sa Tanza at maging itong 5 araw naman ang tatagalin para maayos yung floodgate nila dito sa Dampalit. Ayon naman sa Malabon City Engineering Department, ino-operate na po nilang kanilang pumping stations at nagsagawa na rin sila ng sandbagging operation sa maapektadong lugar. Mula dito sa Malabon, balik sa'yo, Tito Johnson. So, Tita Liza, yung height mo talaga ang sukatan, ha? Oo. Height reveal si Tita Liza today. Wala tayo ibang choice kasi. Ito, Tito Johnson. Ito yung sako kasi. Ito yung sako. Hanggang dito kasi umaapaw yung tubig nila. So, ito siya ngayon. Hanggang mga bewang ko, dibdib ko. So, medyo malalim din. Oh, Tita Liza. Malalim din naman. Medyo okay naman yung height ko. Pang normal na tao naman, Tito Hindi Johnson. Hindi na kita kukontrahin so, yan, Tita Liza. Pero anong sabi ng MMDA? Bakit ba nasira yung floodgates? Luma na ba? O paano ba nangyari? Yan ang aalamin natin, no? Kasi ayon sa kanila, papalitan na talaga nila ng stainless yung kanilang floodgate. So, hindi natin alam kung ano ba talaga yung structure ng original na floodgate na ginagamit nila. Yan ang hinihintay din natin ngayon sa MMDA para malaman natin, Tito Johnson. Tita Liza, si Tito Jeff. Tita Liza, namimigay ba ng gamot dyan? Doxycycline, syempre, isa sa mga binabantayan kapag baha. Leptospirosis, may nagpamahagi na ba dyan? Yun nga rin gamot? Yes.
Yes, Tito Jeff, sa ngayon po, wala pa dito nakikita ng mga nagbibigay ng mga ganon. Ang mga assistants pa lang po na nakita natin, yung mga sandbag pa lang inaabot sa kanila. Ayon sa mga residente, hindi na rin kasi bago sa kanila ang ganitong sitwasyon. Ayon sa kanila, dahil karaniwan po kapag tag-ulan, binabaha talaga. Ngayon lang talaga mas tumaas dahil nga nadagdagan pa na nasira yung floodgate. Pero maganda mong kahiyan, Tito Jeff, atin po nga alamin sa lokal na pamahalaan kung may maibibigay ba sila na doxycycline, anuman po mga anti-leptospirosis na gamot para lalo na ang daming bata dito sa area, Tito Jeff. Tita Liza, isa na lang, may supply ng kuryente pa rin pala. No? Papa, hindi ba delikado sa mga residente yan? Nakalubong sila sa tubig, may supply ng kuryente. Meron pa pong supply ng kuryente dito sa area. So yung mga, pero marami na mga appliances ang nasira. Lalo na doon sa mga residente sa kabilang kanto na nakausap natin, gaya kay Tatay Reynaldo, nasira na yung ref niya. May isa pa tayo nakausap kanina na pumutok yung ref nila nung na-submerge o nalubog sa tubig yung kanilang mga appliances. Pero sa ngayon po, may mga supply pa rin ng kuryente. Yung mga merong second floor na mga bahay, yun, dun na lang po muna nila ginagamit yung mga supply nilang kuryente. Yung mga appliances sa baba ay nakapatay po muna, yung iba inangat nila. Yung mga masasalba nila, inangat nila, Tito Johnson. Maraming salamat at mag-iingat, Liza Aquino.